So wala na akong intro kasi masyadong masaya yung intro. Eh medyo seryoso tayo ngayon na may 10 katanungan ako. Mabilis lang to tayo. Alam ko syempre pagod ka na rin. Ang dami kang iniisip, marami kang ginagawa. Kaya may 10 mabilisang tanong lang. Yung una kong tanong, kung ikukumpara yung relasyon nyo noon sa ngayon, ano yung mga pagbabago? Nung hindi pa kayo vlogger na mag-asawa, kumpara sa vlogger na kayo na mag-asawa? Relasyon namin. Personal. Personal. Share namin sa YouTube channel ni Packers. Kami noon ni Nanay. Masaya kami noon, masaya din naman ngayon. Ang pinagkaiba nga lang, noon, ang trabaho ni Nanay bilang sa akin. Old school kasi si Nanay. Ang relasyon namin, old school. Yung mga tipong mga babae dati na pagpagod yung asawa, andyan yung pagkain, punasan ka pag may pawis ka, tapos sa mga anak. Ganon si Nanay. Ako kasi, ako yung nagpapatakbo ng business kong water station, tapos floating line. Yun yung mga pinagkaabalahan ko na kayod talaga. Although, kayod din naman ngayon. Iba lang yung pressure noon sa pressure ngayon. Kasi noon, ang pressure sa akin, syempre kailangan mapanatili ko na kailangan kumita ako ng pera. Na maganda yung binibigay namin tubig. Floating line, pressure dahil so kung kakaiba ako sa mga design. Yung pressure nga naman ngayon, malala. Real talk. Kasi meron kaming leader na nag-guide sa amin kung ano ba ang buhay. Tsaka yung ano, tingin ko yung expectation kasi tatay ka ni Tyrone. Bukod doon, kasi yung pressure ngayon syempre, more on talaga na di ko dyan dry. Yan yung pag-i-edit, vlogging. Sa vlogging, na-adapt ko naman na siya, napag-aralan ko na siya. Nakakapa ako. Ako nag-isip ng content namin ni Nanay, sa akin yun, siya mag-i-edit. Sa relasyon namin ni Nanay, napansin ko yung time namin. Eh, hindi na ganun gaya nung time namin sa Laguna. Kasi, although alam ko hanggang ngayon naalagaan pa rin ako ni Nanay, pero iba yung pag-aalaga niya sa Laguna. Kasi syempre, ang ginagawa ni Nanay more on sa mga bata, wala siyang iniintindi gaya ngayon na i-edit siya. Madugo ang pag-i-edit. Kaya ako, hindi ko i-deny na bakit ko kinakatamaran mag-edit. Kasi bukod sa ayaw ko yung bagay na yun, tinatamad ako sa part na yun. Kasi hindi ko talaga siya gusto. Na si Nanay ang umako dahil para makatipid kami. Kasi syempre, yun nga, tatlo na anak ko. Alam naman natin ngayon na hindi na pandemic. So, yung news naapektuhan. At hindi nagkukulang sa amin si Tony na sabihin na kailangan talaga humasin ng humasin. Ang nangyayari na, sa sobrang pressure, gaya na sinasabi ko na iba pressure noon kaysa ngayon, nakakalimutan na namin na maging masaya. Yun ang pinakamahirap doon. Kasi once na makalimutan mo yung saya, makakalimutan mo na okay ka pa ba? Kamusta ka ba? Hindi, minsan kailangan mo tanongin sarili mo kung okay ka pa eh. Diba? Ako, bilang kami ni Nanay, nakapag-usap kami ng kami lang. Ngayon lang lalabas kung ano man yung mga napag-usapan namin ni Nanay. Alam ko, okay kami. Trabaho lang, trabaho lang, trabaho lang. Hindi ko alam na, yun nga, dumating sa point na umiyak na si Nanay. Pagod. Yes, napapagod, pero dapat hindi susuko. Yun ang pinagkaiba na sa tanong mo, tata, na masasagot ko. Yung noon, masaya. Wala kami iniisip na mag-edit, mag-vlog, kailangan mag-hustle na gano'n. Pero although naman dati, nag-hustle talaga kami ni tatay. Pero kasi ngayon, sa mundong pagiging vlogger, okay naman kami ni tatay, pero syempre dahil iniisip namin yung trabaho at saka umahasil talaga kami dahil sa mga bata. Syempre in the future, kailangan din naman nila yun. Ang tawag dito, siguro may time na nawawalan din talaga tatay ng time. Kumbaga, kasi... Pagod. So pagod. Pagod. Kasi aakit ka dito para magpapahinga ka na lang. Minsan nagbabanding kami ni tatay. Movie marathon, yung ganun lang. Sakain kami. Pero minsan, pag sa sasakyan, nag-uusap kami, minsan nagtatanong kami na, Tay, okay ka pa ba? Ganon. Nay, okay ka pa ba? Pero kasi doon talaga sa edit, kahit dahil umiiyak ako doon, siguro isang beses lang naman, pero hindi ko binibig deal yun, kasi ako naman talaga ang umako noon na, tatay, ako na lang mag-i-edit, kasi nga, dalawa na yung anak namin, nagtitipid, bukod pa doon, sa nagtitipid din kami, kailangan din daw matutong mag-edit. Tapos, ito pa, inako ko yung pag-i-edit kasi dati talaga nag-i-edit na ako, di ba tayo? Hindi pa naman kapag yung time na yon siguro nagalo-halo yung pagod, gutom, tapos
mayroon ka pa, yung dinatnan ka ng, oo, ganon. Pero kasi hindi ko siya binibigdan na pagod na ako mag-edit. Kumbaga kasi, andun yung isang beses ka lang iiyak mo na magiging okay ka na. Hindi naman kami totally nag-away nun ni tatay. Kumbaga, about lang sa work, pero hindi about sa relasyon namin ni tatay. Kumbaga, ganun lang naman kasi ako eh, di ba tay? Sa nakilala mo, ganun lang ako, umiyak lang ako sa getas mo, okay na tayo. Hindi naman natin masyadong binibig deal yung pagiging ganun na bagay. So, yun siya sa akin. Correct ko lang, bago matapos. Masaya kami nag-vlog. Mm-hmm. Masaya kami dito sa Toro Family. Yes. Siguro, binalot na kami ng sobrang pressure at sa mga problema namin, bawat isa. Pero, andito pa rin kami para sa mga nandiyan para sumusuporta. Andito pa rin kami para makita nyo kung ano ba yung buhay namin, papasahin namin ngayon. Yes, sa totoo lang kasi mas mahirap din naman talagang mag-isip ng mag-isip kaysa kumilos ng kumilos. Sa tingin nyo, ano yung buhay nyo ngayon kung hindi kayo naging Toro Family? Siguro nasa ano ako ngayon, sa US. Kasi yun talaga dapat mangyayari. Yes, paalis ka na ng dapat. Nasa US ako, malayo ako sa pamilya. Although pamilya ko yung pupunta ko, nanay ko tsaka kapatid ko. Pero, alam mo yun, siguro pag-aaralan ko paano ako maglibang o maging masaya doon. Kasi ang kasayahan ko, naiwan ko dito. Yun nga yung pamilya ko. Kaya ang tingin ko kung di ako vlogger ngayon, nasa US talaga ako. Supo-suporta sa nila, malayo ako, malungkot. Send nudes na. Ako ano, sa tingin ko, nasa bahay lang ako, tapos inaalagaan yung mga anak ko. Tapos, yung ano, di ba kasi dati tatay, nung sabi ko, nung pag umalis si tatay, ang setup namin, dun lang kami sa bahay, palakayin ko yung dalawang bata, tapos pag magsisend kami si tatay na, kumari, pangangailangan namin, sa tawag na lang ng video call, ganun lang. Pero alam ko, may isa ang gusto mong business. Oo, nag-online seller si nanay. Gusto ko talaga yun. Habis ngayon nagagawa ko pa rin. Sa pub. Sa dami ng rules dito sa Toro Family, ano yung pinakaayaw nyo? Sa akin, nasagot ko naman yung rules na hindi mo forte. Pero kailangan ipili. Pero kailangan mong gawin. Kailangan mo. Share ko lang guys, ako rin naman nung unang beses niyaya ako ni ating mag-vlog. Talagang hindi ko rin kaya, pero para sa pamilya din ako. Napag-aaralan naman. Wala naman mas masumubok. Kaya may antay. Okay, sa akin, pinakaayaw ko sa rules ng Toro Family. Siguro yung pag may penalty, na-involve yung pera. Oh, no. Mas gusto mo pa rin yung ace the wall. Oo, mas gusto ko yung mga, yung antawag doon, baka mga parusang mga nulupet. Kaysa sa money kasi syempre, may mga bata. Pero guys, inform ko lang kayo. Kapag ka merong rules na may involved na pera, yung pera naman na yun, ginagamit din as a fund ng Toro Family. Para sa aming lahat din naman. Kaya lang, syempre, masakit pa rin. Masakit yun kapag aloin ulit-ulit mo. Ito lang may ambag dun sa ano. Umabot ng 50,000, no? Sakit. Pangapat na tanong, follow-up question ko lang naman. Nasasakal na ba kayo sa rules? Ako, magpapakatotoo ko sa tanong mo na yan at nabanggit ko yan doon sa vlog ni Mami. Ano ito yun? Pakatotoo ko sa kanya na oo. Kasi sa dami-dami ng rules, minsan nakakalita na hindi ka na maagalan ng ikaw. Kasi natatakot ka magkamali. Ako ano, same lang din ang kay tatay. Kasi kumbaga, nangyari for the week na to, ito yung napagkasundo na rules. Tapos sa susunod may dagdag ulit. Kumbaga nakakalito nga naman, tapos kunwari nagawa ko yung ano bang tawag doon? Kunwari hindi ko nasunod yung rules na yun. Ay, hindi ko nasunod yung rules na yun. Ano, nakalimutan ko kasi. Ay, totoo ba? Nagdag ka sa problema ka agad. Oo. Kumbaga anong tawag dito? Nakalimutan ko na rules pala yun. Kumbaga nag-random na rules pala yun. Sorry, nakalimutan ko. Parang gano'n. Pero i-cover ko lang din. Kaya nabigay yung rules na gano'n. Para saan? Para din naman sa'yo. Ako, okay lang naman ako sa lahat ng rules. Ang parang nalilito lang ako, naguguluhan ako. Pagkasalanan kasi ng isa, kasalanan ng lahat. So, may nabubuong rules kasi may nagkakamali. So, once na may nagkamali, example ko lang, si Papi, sabi nga nila, tamad maligo. So, nagbigay ng rules na lahat kayo, alas 5, dapat nakaligo na. So, lahat damay. Kahit naliligo naman kami lahat araw-araw. Halimbawa, si tatay, sanay siyang maligo ng gabi. Bawal na siyang maligo ng gabi kasi kailangan sumabay sa rules na alas 5 na maliligo. Yun lang. Kagaya ko ako, sanay ako na pagdating ng alas 5, patay na yung araw, mag-workout ako bago maligo.
kailangan ko na maligo agad. Kasi ganito yan, Dan. Hindi din natin masisisi si Mami kung bakit ganun siya. Ilang taon siya ng problem. Kasi, diba? Para sa atin din, hygiene. Tsaka, para pag nagbigla ang video, pogi agad. Magandang. Pero sa totoo lang, syempre, nakakabobo yun para sa mga taong sumusunod. Hindi ko sinasabing lahat ng rules na susunod ko. Kaya nga ako nagkamali. Dapat nga dami sila. Pero, kailangan gumawa ka ng aksyon. Kailangan gumalaw ka para hindi madami yung iba. Ako, hindi ko inaano na nag-edit ka agad ako. Pero, inaaral ko. Step by step. Minsan yung nga sa dami ng rules, iba nakakabobo na, lalaki na namin. Yung gantong rules pa, nadadagdagan pa, nadadagdagan kasi sa mga member dito sa family. Na yun, bakit di nila kayang gawin yun? Diba? Kasi sinasabing lahat ng rules dito nagagawa ko, uulitin ko yan. Nagkakamali ako. Pero sana, may mga natututunan sa bawat laging pagkakamali ka. So, kasi si Papi ilang taon niya ng problema yun. Hindi niya solusyon na. Pero may ano ba kayo? May rules ba kayo na gustong-gusto niyo? Naman, nalilito kami sa dami. Sa dami ng rules. Hindi namin alam. Alin ba ito yung pipiliin namin? Kasi gusto namin yun eh. Ako meron ako isang gustong rules. Sige, ikaw. Yung ano, laging naka-medyas. Para sa akin kasi ang astig namin tingnan pag lahat kami naka-medyas. Parang ganun. Ako meron ako. Laging naka-lip-in. Kasi lagi kang maganda. Pinakagusto kong rules sa Toro family. Yung bibigay galang sa bawat isa. Like, pag-gising. Beso ang ganun. Parang respeto mo na good morning bukod sa mag-good morning yung magbibeso. Yun naman ang isa sa napakagandang naituro ng Toro pa. Kaya hindi lahat ng rules nakakasakal. May mga natututunan ka rin para maging much better. Ito naman, mabigat tong tanong na to. Anong nagpapastay sa inyo? Yung heart. Yung heart na hindi man nabibidyohan kung paano kami dito sa pamilyang to. Kasi ang nabibidyohan lang, issue. Problema. Kung ano man na inailalabas sa bawat channel ng member ng Toro family, yung heart dito. Kasi, yes. Pag hindi ka mahihirapan kapag minahal mo yung pamilyang to. Hindi ka mahihirapan makisama, hindi ka mahihirapan sa lahat. Kasi iba magmahal ang Toro family. Yung pagiging buong pamilya, tulad din ng kay tatay. Kasi parang tinuring ko ng pamilya yung bawat tao dito. Tsaka hindi lang din sa yung sinasabi nilang pakikisama. Siyempre, andito ka na, pamilya tayo. Tsaka masaya. Yun yung sabi ni tatay, yung puso. Tsaka lahat ng tao dito, totoo. Sa akin siguro nagpapastay sa akin. Sumalin. Kasi sali lang ako. Siguro nagpapastay sa akin, si Ate Tony. Kasi, alam mo yun, marami naman siyang pagkakataon na pwede siyang bumitaw sa amin, pero hindi niya kami binibitawan. Kaya, kumakapit din kami. Hindi rin kami bumibitawan. Ito sa tingin nyo lang ha. Pwede nyo sagutin, pwede hindi. Pwede kayong mag-drop na yung pwede hindi. Sino sa tingin nyo sa Toro family member ang sumisira sa pamilya? Sumisira sa atin, yung nagpapawatak-watak sa atin. Nagiging dahilan ng issue or gano'n. Yun. Ako, may naisip na. Ako ano? Yung pressure kasi, para din naman sa amin. Ang tingin ko para masira yung pamilya. Pag di kami nakakahinga. Kumbaga, handa lang namin ngayon na magkakasama na. Yung aalis, ihinga muna sa ibang lugar. Pag napuno ka kasi ng sobrang pressure na problema, andyan na yung magkakaroon ng conflict sa bawat isa. Kasi mainit ulo mo eh. Wala ka nang naiintindihan sa mga bagay-bagay. Dahil, ano ka na, hindi mo alam, ubus ka na. Na napupuno ka na ng tanong. Kasi, alam mo yun, walang pahinga. Yes. Diba? Yun sa akin. Sa akin, hindi ko alam kung ano. Pero based lang naman at sa tingin lang naman, diba? Yung sarili natin. Kunwari, may nagawa tayong pagkakamali, tapos biglang lumalaki siya, tapos nagiging issue. Chaos. O kaya, tapos about sa mga rules na hindi pagsunod. Ayun, nabibreak natin yung rules. So, yun lang siya. Baliktarin ko lang yung tanong. Sino or ano naman sa tingin nyo yung nagpapatibay sa pamilya?
sa pamilya natin, ang dami, halos lahat talaga tayo. Sa akin ha, mga bata, lahat ng to, babies. Legit. Kasi lahat ng ginagawa natin para sa mga future natin, tinapos mo agad tayo. Lupin mo. Kaya loves na loves ko itong partners ko. Ikaw, Nay. Yun din. Mga bata. Mga bata talaga. Okay, speaking of mga bata, siyempre sila yung susunod na generation natin eh. Sino sa tingin nyo sa kanila, sa kanilang mga Toro babies, yung magiging pasaway? Halo ko magiging leader. Hindi, magiging leader, automatic si Tyronia kasi masasa. Hindi, ano kasi, ano ko yung ano mo eh. Hindi kasi natin siya masabi. Hindi mausgahan yung mga bata. Kasi mga bata, natural na makulit sila, ma-cute. Hindi pa natin makikita yung future nila. Kung magiging ano man sila. Pero para sa akin, kahit maging sino man sila, tanggap ko sila. Susuporta ako sila. Kung ano man ang gusto nila. Parang wala naman. Pero kung ngayon kasi, kung magbe-base ka sa mga maliliit, si Hunter na nung to. Si Ina. Medyo ano, ang tawag dito? Jolly na minsan may pagkamaldita din. Pinaka mabait kasing baby talaga dito, si Hayes. Malambot kasi si Hayes. Si RG din malambot. Base lang kasi maliliit pa sila, pero sa pagkakilala nila, hindi pa natin masabi. Pero ako ha, naniniwala ako na pag ang baby daw, kabaliktaran ang paglaki. Kasi ako ganun ako, sobrang kulit ko daw ng bata ako. Nung lumaki ako, hindi naman ako makulit. Baby naman. Tapos yung kuya ko, sobrang bait. Nung lumaki, ayun, sira ulo, pasaway, makulit. Pero yun, sabi nila, baka kung kabaligtaran man, baka mamaya sira ulo si Hayes paglaki, kokotong. So si Hunter pala yung mabait, parang di bagay maging mabait kay Hunter, nanununtok kasi. Pero pwede din, kasi pwede panganay din. Si Hayes eh. Oo. Kailangan susunod si Hunter sa kanya. Oo. Wow. Sa inyo naman kabaligtaran, no? Mas makulit yung babae kaysa sa lalaki. Pang 9 na question, masaya pa ba kayo sa pagbablog? Nasagot ko kami ni Hunter. Masaya pa rin kami sa pagbablog. Hindi lang din natin maiwasan na sobrang pressure. Nakakalimutan na lang ang pasaya sa vlog. Kasi ang pagbablog para sa akin, nagpinag-iisipan yan. May mga nagtutunan yung mga nanonood. Kaya sa akin, masasabi ko, masaya kami sa pagbablog. Ano man ilabas namin, masaya pa rin kami sa pagbablog. Ikaw na yun. Ganun din. Masaya pa rin naman ako sa pagbablog. Ang tawag dito, may iniisip ako na sinasabi ni mami na kailangan, di ba, isinasapuso mo yung pag-vlog. So, pagharap mo sa camera, dapat parang kinakausap mo lang siya. Yung tao. So, ganun, oo. Parang tao mo lang din yung camera na kinakausap mo. So, masaya ako. Minsan lang din kasi talaga, yung, depende kasi sa content ko, narin may prank, may malungkot, so, ayun siya. Masaya pa rin naman. Yes. Speaking of masaya, itong susunod kong tanong. Kailangan masaya kayo. Sagutin nyo lang na mabilis. Okay? 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Hindi, sagutin nyo lang na mabilis. 1 plus 1. 2. 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 Sabi ko, sagutin nyo lang mabilis. 1 plus 1. Sabi ko, isipin niyo yung tanong ha. Alam ko na, guess ko na. 1 plus 1. Mabilis. Oh. Yun lang guys, pinasaya ko lang kayo. Bago matapos ang video, kailangan may konting good vibes pa rin. Maraming salamat, syempre supportahan nyo ang Team Veron. Yes. Syempre huwag nyo kalimutan, supportahan nyo din ang Team Titan. Yes. Shoutout sa camera girl namin na nandiyan, namamaga sa sulok. Kimmers, Tenta. Abangan nyo ang reveal niya, syempre, diba? At supportan. Napakaganda ni Tentay. Sobra. Yes. Sobrang ganda. At yun, supportan nyo rin ng YouTube channel ni Tatay Elon. Yan. Maraming salamat. Please like and subscribe. Kaya natin to guys. Yes naman. Salamat. Teka lang, bago may ano, bakit ebra dito? Uy, Tentay. Ay, bro, kaya. Loko ka tayo. Bye-bye guys. Pinakita okay. Mo yung brami atin, Tenta, yung bis na nalaigip sa gulit. Goodbye. Goodbye, may gagawin pa kami. Wala si Ace ngayon. Bye-bye. Bye-bye.